We are Bakemyo. Bye-bye, guys! Panibagong araw! Bakoy video start naman! Ha-ha-ha! Yun, guys, since marami nagre-request sa iyo, sa inyo na gawan natin ng tutorial about accessory, so gagawin natin ng tutorial about purple tsaka orange accessory para hindi naman mahuli yung iba. So hindi natin pwedeng gawan yung orange lang tsaka yung purple lang. So pagsasabay na natin dito sa video na to. Pero bago natin simulan, guys, disclaimer lang ulit. So lahat ng sasabihin ko dito is based lang sa sariling observation tsaka sariling opinion, tapos sa experience ko in game yan. So unahin na natin dyan, guys, yung purple accessory. So kadalasan naman naka-encounter lang ng ganito sa early game, 'di ba? So early game to mid game. Early game to mid game 'yan, mga purple accessory pa lang gamit natin kasi nga wala pa tayong naipon na orange accessory. So saan mo ba nga ba possible makuha yung purple accessory? So pag-usapan muna natin yung purple, ah. Yung purple accessory, guys, gan. Punta lang tayo ng spirit tuloy. Punta tayo ng treasure, tapos punta tayo ng accessory treasure. Sa accessory treasure, guys, makikita nyo, basahin nyo yung nandito, kailangan nyo gumamit ng 1,800 pink diamonds kung wala kayong dragon token, ha. So magkaiba, guys, ang pagkakaiba lang dito, itong dragon token, ang makukuha mo dyan is unbound. So pwede matrade, tradable siya. Pwede mong ibenta or pwede mong gamitin. Yan. Pag ginamit mo yun, guys, take note lang, pag ginamit mo yung mga galing sa dragon token, magiging bound na siya. So hindi na siya matitrade kapag na-upgrade mo na or na-equip mo yata. So yan. Dito naman sa pink diamond, guys, automatic bound yung makukuha mo. So ibig sabihin, hindi siya pwedeng matrade. So ang possible mo lang gawin is gamitin o kaya naman i-recycle kung hindi mo na talaga siya gagamitin. So yun, dito nyo makukuha yung mga purple and orange accessory. Pero mas mataas yung chance or mas madaling makakuha ng purple accessory. Kaya nga, early game to mid game, yun yung mga gamit natin, di ba? So wala naman ganong relation sa purple accessory. So ang gagawin nyo lang dito, guys, basahin nyo to, 1,800 pink diamond. Sabi niya, get 10 treasure hunt chances and 2,000 gold, sabi niya. Tapos dito, 100% get purple or better from draw times 10. So ibig sabihin, guys, pag ginamit mo yung times 10, which is ito yon, 1,800 dragon token o kaya naman 1,800 pink diamonds, is 100% makakakuha ka talaga ng isa or higit pa na purple or orange. Yung orange, guys, hindi naman ginagarantee na 100%, pero yung purple, guys, 100% basta nag-draw ka ng times 10, makakakuha ka ng isa or dalawa. Yan, isa or higit pa na purple accessory, kaya madali lang buuin. So yan, yun yung mga pagkukuhanan, guys. So dumako na tayo kung paano ka nga ba pipili ng stats ng accessory. Take note, guys, nasa ano pa lang tayo, ha? Nasa purple accessory pa lang tayo. So pag pumunta ka ng accessory, guys, basically, yan, each accessory meron siyang specific stats. Ito yon. Sa purple, guys, ang magpo-focus tayo sa purple, guys, ha? Sa purple accessory, ang kailangan mo lang i-consider doon, guys, is yung stats. Kasi nga, wala namang ganong relation doon. So, ang payo ko sa inyo, kung ano yung pinaka-the best stats, yun yung equip nyo. So, paano nyo malalaman kung the best stats siya? Kung meron bang orange yan? Ibig sabihin, kunyari, ito, orange, meron siyang orange stats, is the best na siya, diba? So, hindi doon naka-base, guys, kasi meron tayong mga priority na stats dito sa accessory. Para lang sa akin, guys, ha. Mga priority na stats dito, guys, is yung damage penetration, damage absorb, double damage, excellency strike. Yan. Kung nasa purple ka naman, ang gawin mo na lang, maghan ka ng merong damage penetration at the same time, damage absorb. Kung present na yung dalawang yun, is goods na yung accessory na purple mo. So again, guys, sa purple muna tayo, ah. Halimbawa, tingin tayo sa ano, guys? Tingin tayo sa market ng purple accessory. Bigyan ko kayo ng example ng magandang stats ng purple accessory. Sana lang meron. So, punta tayo ng accessory. Ito, guys, para lang sa mga newbie or sa early game. Tapos, pwede natin gawing purple para purple lang lalabas. Di ba yan? Makikita nyo.
So, yan yung mga specific stats niya. So, maghahanap lang tayo ng merong damage absorb at the same time, merong damage penetration, di ba? So, ito medyo okay din tong stats ni Song. Kaso nga lang, wala siyang damage absorb and damage penetration. So, maghanap tayo mas better doon. Para meron lang guide yung mga newbies, guys, para hindi nalilito pag nag-equip ng mga accessory nila. Yan, para meron na silang idea. So, maghanap lang tayo meron high damage absorb. Dito, guys, ang recommended or nire-require ko sa inyo, maghanap kayo ng 3.50 pataas na damage absorb at the same time, damage penetration. So, sikapin nyo meron yung dalawang stats na yun para balance. Meron kang defense at the same time, meron kang damage, di ba? So, sa isang accessory, hanapin nyo yung dual stats na ganun. So, bonus na lang kung meron pang double damage, excellency strike, ignore defense, etc. Yan. So, parang ito, guys, yan. Damage absorb 3.70%. Kung damage penetration to is 3.70% din or 3% pataas ka mo na para hindi na gano'ng mahirap. Kung meron siyang damage absorb, 3% pataas. Tapos damage penetration na 3% pataas is goods na goods na yon. So, ayun ang gawin nyo, guys. Tip number 1 yon para maging balance yung character nyo, yung outcome ng character nyo magiging matigas at the same time magiging masakit din yung damage niya, di ba? So yun yung hanapin nyo. Kada isang accessory, guys, required na maghanap kayo ng damage absorb at the same time damage penetration. So kung wala pa, wag kayong malungkot. Syempre, in the long run naman or sooner, makakahanap din kayo ng mga merong damage absorb at the same time damage penetration. So hanap lang tayo kung meron tayong mahanap na ganun. Damage absorb, excellency strike, kaso medyo mababa. Yan, meron damage absorb din yan. Parang wala yata tayo makikitang meron damage absorb or damage penetration dito na magkasama. Pero possible yun, guys, kasi dati, yung naka-purple ako, lahat ng accessory ko talaga merong ganon. Naghahanta ko sa market time to time. Everyday hinahanap ko yun. Kasi nga, possible sa day na to may magbenta, diba? So, inaabangan ko. Binibili ko talaga yung may damage absorb and damage penetration. O kaya naman, naghahanta ko true pink diamonds yan. Sa mga may damage naman, hindi na magiging problema yun kasi marami silang dragon token. So ito, meron damage penetration, kaso nga lang wala siyang damage absorb. So kung wala pa kayong mahanap na iba, pwede nyo gawin tong pansamantala. Tapos pag nakahanap ka na naman ng merong damage absorb na, yun na yung equip mo, diba? Ganun lang kasimple. So yun yung tip natin about purple accessory, guys. Hindi naman siya gano'ng komplikado. Unlike sa orange accessory, pag lumipat tayo, is medyo komplikado na dun. Kasi nga, marami na tayong relation, marami na tayong set of accessory. So, medyo nakakalito na. Hindi lang, na-disconnect tayo. So, yun yung tip natin, guys, about purple accessory. So, dumako na tayo sa orange accessory. Tuloy-tuloy lang natin, guys, kahit na-disconnect tayo. Tapos, auto-battle lang natin para meron tayong nagagawa habang nag-discuss, di ba? So, ang gagawin lang natin, punta tayo ngayon ng accessory, guys. So, i-discuss ko sa inyo yung naka-equip na accessory ko ngayon. Tapos, kung bakit ko siya pinili, magbibigay din ako ng mga reasons. Tapos, magbibigay din ako ng ibang set of accessory or ibang combo. So, makikita nyo dito, guys, gamit ko is Demon Slaying Blade. Tapos, Cannon Battle Bow. Ano ba to? Token of Supremacy. Yin Yang, tapos meron din tayong Soul of Pure White, at the same time meron tayong Soul Vanishing Feather Gourd. Yan yung set of accessory natin. Yung combo na to, guys, is tinatawag na Demon Crusade. So pag pumunta tayo sa combo, yan, ito yung combo, guys, ha. Pag kinlik nyo, so bakit siya tinawag na Demon Crusade? Kasi nga yung 5 pieces accessory natin, yun yung pangalan nung relation niya, Demon Crusade. So kadalasan kung ano yung 5 relation yung tinatawag nila. So Demon Crusade tong set of accessory na to. So bakit ko siya pinili? Kasi, guys, attack type ako ngayon. So itong set of accessory na to, matatawag ko siyang attack type. Pero again, guys, para sa akin lang to, ha. Sa sariling ano ko lang to, sariling opinion. Itong accessory na to, guys, matatawag kong attack type. So bakit ko siya natawag na attack type? Kasi nga, guys, kung mapapansin niyo yung mga bigay ng combo niya, double damage, which is magbibigay sa iyo ng good damage output at the same time attack bonus. Na alam naman natin yung attack bonus is apektado base stats, inner stats and elemental stats, 'di ba? So yung mga stats na yon is magbibigay din sa iyo ng damage output at the same time damage penetration magbibigay din sa iyo ng damage output, yan. So yun yung mga stats na nakakapagbigay sa iyo ng damage output. At the same time itong excellency strike, excellency bonus. So almost lahat ng bigay niyang stats is
attack. Kaya tinawag ko siyang attack type. So, yun lang naman yung reason ko kung bakit ko in-equip to. At the same time, kung mapapansin nyo sa accessory natin, dahil dun sa bonus exchange ngayon na accessory, nagawa kong pagandahin yung mga stats nila. So, hindi naman totally perfect stats, at least napaganda ko siya. So, kung ano yung bonus exchange, so itakil na rin natin ng mabilisan. Nandito yun, guys, sa bonus. So, kung meron kayong mga spare na accessory tapos hindi nyo pa na-check tong bonus exchange, better to check it, guys, kasi nga maganda to. So, click nyo lang tong exchange tapos baba nyo ng maigi. Yan. Makikita nyo dito, meron siyang 0 over 5 na chance. 5 times ka mag-exchange. 5 times ka pwede mag-exchange. So, nire-recommend ko lang to kapag pangit yung stats. Kasi nga, kung maganda ng stats ng accessory mo, mas maganda, makontento ka na dyan, guys. Mahirap kapag susugal ka pa. So, maganda kung maganda ng stats mo, huwag ka nang susugal dito. Yan. Katulad nito, hindi ko na sinugal tong Kenin Battle Bow ko. Tapos, dito sa Yin Yang, di ko na rin sinugal. 2 over 5 lang. Kasi, satisfied naman na ako dun sa accessory ko na yon. So, tignan natin yung mga naging set of yung stats ng mga accessory ko. So, punta tayo ng accessory. So, dahil dun sa reset, yan, nagkaroon ako ng damage penetration. 4.2%. Kaso, parang pumangit nga tong Demon Slaying Blade ko eh. Kasi before, meron tong damage absorb and damage penetration. Pero, napalitan ng damage penetration and lucky strike. It's okay na rin naman, kahit papano. Satisfied naman na ako. Kaya, hindi ko naman pinalitan tong Kenin Battle Bow. Wala siyang damage absorb. Pero, kung makikita mo damage penetration, excellency strike, diba? High yan, guys. Kapag ni-round off mo, 5%. Almost 5% lahat ng bigay niya. Damage penetration, excellency strike, lucky resist, tsaka double resist, diba? So, sobrang, sa akin, satisfied na ako dyan. Kung i-rate mo nga yan, 1 to 10, 8 over 10 na, diba? So, bakit ka pa susugal kung maganda na yan, diba? Baka pumangit pa. Dito naman, ito yung naging outcome, damage absorb. Ito, naging 5 over 5 yung exchange ko. Kaso nga lang, hindi tayo ganun biniyaan talaga ng sobrang gandang stats. Pero ito, marirate mo naman na 7 over 10. Damage absorb 3.80%. Tapos excellency bonus 2%. Double resist is 3.30%. Wala nga lang damage penetration. Pero okay na rin kaysa dati. Dati ang pangit talaga ng stats nito. Pero ito yung pinakapangit yung stats dati is yung Yin Yang. Base stats lang talaga yung bigay niya, as in attack tsaka defense lang, diba? Sobrang pangit. So napalitan ko siya ng meron damage penetration. Yan, meron damage penetration na 5%, kaya satisfied na ako. Bonus na lang tong dodge bonus, hit bonus, etc. So, hindi ko na pinalitan. So, possible ko siyang palitan 3 beses, diba? Kaso nga lang, natatakot na akong isugal kasi nga baka biglang pumangit yung outcome, diba? So, okay na ako dyan. Pero kung may spare sana tayong Yin Yang, maganda, diba? So, pwede pa nating palitan yung spare natin. Pero kung wala tayong spare, guys, kung meron na tayong magandang stats, is okay na yun, makontento na tayo. Kasi nga, mahirap sumugal. Tapos, ito, napalitan din natin to, nagkaroon ng damage absorb and damage penetration, which is yung hinahanap natin, 5% parehas. So, bonus na lang tong yung excellency bonus na may 1.10%. So, yan yung set of accessory natin, guys. Tulad ng sinabi ko, ito yung combo na attack type. So, paano naman yung defense type? Meron din tayong tinatawag na defense type set of accessory. So, dati yun yung naka-equip sa akin kasi nga, before, pangit yung mga stats ng attack type ko. Commonly, base stats lang yung bigay. Kaya, ang naka-equip sa akin talaga is yung defense type of accessory ko. So, punta na tayo dun sa defense type of accessory. Yan yung una, guys, ha. So, punta tayo ng bag, tapos warehouse. Tapos, punta lang tayo sa pangatlong warehouse natin. Nandito yung ibang accessory natin. Ito yung kagandahan kapag hindi ka nagre-recycle ng mga accessory mo. Ang dami mong spare, di ba? So, ito yata yung mga possible nating equip. Ito, tapos ito, tsaka ito. So, tingnan lang natin kung ano yung magandang, kahit ano na pala equip natin kasi nga hindi naman natin totally equip, di ba? So, papakita lang natin yung relation. So, papalitan lang natin tong Demon Slaying Blade. Tapos, papalitan din natin tong Kenin Battle Bow. So, take note, guys, ha. Kung gusto nyo gayahin tong set of accessory na to, is picturean nyo na lang or i-post nyo na lang. Tapos, papalitan din natin tong Yin Yang. Yin Yang. So, basically, ganito yata yon. So, punta lang tayo ng combo. Yan. 5 relation din siya, guys. Ito yung tinatawag ko naman na defense type ng accessory. So, bakit ko natawag na defense type? Kasi nga, kung mapapansin nyo, lessen din yung damage penetration niya, 10% lang. Pero balance to, guys. Pero more on defense to, unlike dun sa kanina, diba? Kasi nga, kung makikita mo, may bigay siya na 10%
damage absorb, which is yung damage absorb, alam natin naman na na-absorb niya yung damage kasi nga damage absorb, diba? So basically, pampakunat yan ng character natin. Kaya defense type siya. Tapos meron siyang HP bonus na 10% also, ang ingay ng mga aso natin. So yan, HP bonus +5, +5. So equivalent ng 10%. Tapos meron din tong ignore defense na 10% din, guys, yan. Itong setup accessory na to, ha, kung mapapansin nyo, 10% HP bonus, 10% damage absorb, 10% ignore defense, 10% damage penetration. Parang balance yan, eh. Almost 10% lahat, diba? Tapos, excellency strike, 10% din yata. Kung di ako nagkakamali. Wait, check lang natin. So, yan guys. Parang ang cool, eh, no? 10% lahat. Kasi nga, 10% din yung excellency strike niya. 4% dito. Tapos, 6% dito. So, total of 10% excellency strike. Pero yung excellency bonus niya is 30%. Yun din yung kagandahan. So, pwede mo rin i-consider ito, guys, kung nalalambutan ka sa character mo. Kasi itong set of accessory na to, defense type siya, at the same time, meron din siya kasamang damage. Kasi nga, meron siya kasamang damage penetration, 10%, at the same time, ignore defense. Meron din siyang 10%. Tapos, excellency bonus, 30%. So, yan yung dalawang set of accessory na pinagpapalit-palit ko. Kasi nga, magaganda yung stats ng accessory ko na yan. So, dumako na tayo dun sa pangatlong accessory na i-discuss ko. Na madali lang din kunin kung meron na kayo nito. Nitong dalawang set of accessory, diba? So, kung meron na kayo mga combo ng ganito, possible na kayo magpalit-palit. Depende sa type nyo talaga. Depende kung gusto nyo more damage dun kayo sa una. Kung gusto nyo naman balance, may defense, may damage, is pumunta kayo dito sa merong ignore defense, damage absorb, and damage penetration. Yan yung tawag nating 10%. Pwede pala natin siyang tawagin 10% set of accessory. Kasi nga halos lahat ng bigay niya 10%, eh, no? So yan, dumako naman tayo dun sa pangatlo, guys. Na ngayon ko lang din napansin. Kasi nga possible na natin siya makuha sa bagong spirit. Sa bagong accessory treasure. Pangatlong set of accessory natin, guys, ito. Yan, itong merong ano, Nether Destruction Divine Energy. Yan. So, kung meron ka na nung set 1 tsaka set 2 natin na accessory, yung sinabi nating attack type, tapos yung isa naman is balance defense type, tapos meron din siyang attack, diba? So, ang kulang mo na lang, isang accessory na lang. So, ito. So, itong Nether Crystal. So, kapag meron ka na nito, possible mo na makuha tong relation na to. Meron siyang damage penetration, 12% damage support, 2% ignore defense, 6%. So, hindi lang yan yung makukuha mo. Kasama mo makukuha tong mga to, guys, yan. Excellency resist 30%, excellency strike 15%, excellency bonus 20%. So sa baba meron pa yan itong double damage 12% and double resist 12%. Tapos possible mo rin makuha to, guys, itong excellency bonus and lucky strike 20%. So maganda siguro, guys, kung yung makukuha mong Nether Crystal is maganda rin yung stats. So, kung gusto mo malaman kung ano mas effective, siguro ang gawin mo na lang, kung magaling ka magtansya, matatansya mo kagad yan. Kung magaling ka sa math yan, syempre, makukompute mo kung ilan yung mawawala sa stats mo, ilan yung madadagdag, ganyan. Pero kung hindi mo naman kabisado mag-compute ng ganon, pwede ka mag-test damage. Pero yung ite-test damage mo dapat, guys, is isang character lang. Hindi pwedeng magkaiba. Para makita mo talaga yung kaibahan nung dalawang set of accessories. Halimbawa, galing ka dun sa set 1 natin, tapos nakahan ka ng Nether Crystal, balak mo siyang equip. So, ang gagawin mo muna, wag mo muna siyang equip kagad, makipag-test damage ka. Sa same BP mo din, yan, banatan mo siya ng banatan, tignan mo kung gaano kalakas yung damage mo, tapos mag-reset accessory ka, tsaka mo equip yung Nether Crystal, then banatan mo naman siya. So, kung mas maganda yung damage output or damage outcome doon sa ano mo sa Nether Crystal, is mag-stay ka na diyan. O kaya naman kung mas maganda yung nauna, yung kung mas malakas yon, doon ka na lang sa una. Kasi nga hindi porket magandang relation, guys, is i-consider mo na. Kailangan mo talagang i-consider yung mga stats ng accessory, kasi nga kahit magandang relation niyan, kung pangit yung mga stats niyan, is hindi pa rin worth it equip. Mas worth it pa rin yung may relation, at the same time, maganda din yung mga stats ng set of accessory. So yun, guys, yun lang naman yung mga tutorial natin about accessory. So the rest, mahirap nang kunin kasi nga ang daming mga rare accessory tulad nitong nasa baba. Ito. Itong tatlong to, makukuha naman na yata siya sa spirit treasure, kaso nga lang syempre hindi siya ganun kadali kunin kasi orange yan, at the same time mga bagong accessory yan. Mahirap talaga kunin, unlike na
Siguro kung swerte ka, makukuha mo kagad. Ito, meron din. Kung mapapansin nyo, HP bonus. Ito, solid talaga to guys, promise. Makita mo, attack bonus, damage penetration, ignore defense, excellency bonus, di ba? HP bonus, damage support. Grabe. Itong Prophet Crown, imagine mo to guys, sa isang ano niya pa lang to eh. Kumbaga isang combo niya pa lang to eh, sa limang accessory. What more yung mga makukuha mo pang iba, di ba? HP bonus, attack bonus, damage penetration, sama-sama na, di ba? Parang complete na anim na relation na yan or anim na combo na yan dito sa isang combo niya pa lang, di ba? Kaso nga lang, katulad ng sinabi natin, itong apat na to is hindi ganun kadali kunin. So, yan guys, kung nag-enjoy kayo sa video na to, is huwag nyo kalimutan mag-like, comment, then subscribe. So, yan guys, bago natin tapusin tong video na to, is mabilis ang shoutout muna. Yan galing kay Maki, sabi niya, thank you Lods, ang dami kong natutunan sa MU dahil sa iyo Lods. Yan, salamat din men sa panonood mo. Kay Janice naman, sabi niya, pa-shoutout ako next video mo Lods, newbie pa po ako. Dami ko natutunan sa iyo Lods. Thank you mga videos mo, more power. Yan, salamat din sa iyo men sa panonood. Tapos sabi naman ni Edgar, thank you for your info bro, shoutout mo ako ha. Next video mo abangan ko. Robert S115, yan, shoutout sa iyo men Robert, men Edgar, yan, shoutout sa iyo, salamat sa panonood. Sino pa man nagpapa-shoutout? Kay Nickel Dumalaon, boss, pa-shoutout po ako next video mo. From S289, Nickel 30 and Nickel 007, salamat po. Yan, salamat din sa iyo men. Tapos punta tayo sa pakabilang video guys kasi may mga nagpapa-shoutout din doon. Ito si Tantan Ulano, Demon Lord sa akin pre sa Spirit Treasure. Pa-shoutout Lodi, King of the Sky from S463 at sa Evolution Alliance. Yan, salamat din sa iyo men. Sino pa? Ito guys, si Tibo Bay Butatoy Gaming, laging nakasupport sa atin, laging nanonood ng video natin. Huwag nyo makalimutan i-subscribe yung channel niya guys. Yan, click nyo lang yung subscribe button, madali lang guys. Yan, click nyo. Yan. Para dumami rin yung subscriber niya, then para ma-monetize na lahat ng MU content creator. So lahat ng MU content creator guys, support natin. Tapos sino pa man nagpapa-shoutout? Sino pa man nagpapa-shoutout? Ito kay Rakuzan. Pa-shoutout naman Lods kay Twisted yan. From S462 yan. Shoutout sa iyo men. Salamat sa panonood mo. Sino pa man? Ito kay Glizer. First one to comment. Pa-shoutout Lods Luzeng. S447 yan. Shoutout sa iyo men. Sino pa man nagpapa-shoutout kay Kais Ryota. Pa-shoutout na din Lods. Yan. Shoutout sa iyo men. Kay Modesto Rojas. Pa-shoutout Lods next video. Chicks Hunter from server 22. Excellent Alliance. Yan, shoutout sa lahat ng excellent. Galing kay Chicks Hunter. Yan. Sino pa man nagpapa-shoutout? Sino pa? Galing naman kay Ronnie Aquino. Sabi niya, idol, ilalapit ko lang sana about don sa update na nilabas ni MU. Mas lalong maraming player na ang di maka-access sa game. Nangyari ito sa account ng kuya ko. Sa Alliance namin, 17 players na ang di maka-access sa game. Pansin ko, release nang release sila ng event at new skin pero di na-solve yung update sa issue. Yan, salamat sa pagpapaabot ng mensahe mo na yan, men. Gagawin natin, ipapasa ko yan sa MU page mismo para mabasa ng mga developer nila. Yan, para mapansin yung concern natin. Medyo lagi nga din ako eh. So yan, galing kay Romnick, pa-shoutout from server S236. Yan guys, sana lang mga nagpapa-shoutout. Sana nag-enjoy kayo sa video natin. Yan. Tapos yan yung tutorials natin about accessory. So yan guys, salamat sa patuloy na panonood. Hanggang dito na lang. Like a Hellcat.